nabawasan ng tinik sa lalamunan ng mga taga San Rafael nang mapatay ng mga tanod ang isang lalaking aswang. Nahuli nila ito sa isang kuweba na noon lang din nila nadiskubre. Nang madakip ay pinagtulong-tulong nila itong ikulong sa isang container truck na may tear gas sa loob. Ito ay sa tulong na rin ng kapitan nilang si Captain Jeremiah de la Cruz at ng iba pang mga pulis. Nang manghina ang nasabing aswang, ay binuhusan nila ito ng gaas at saka niliyaban ng apoy. Sa wakas, patay na rin ang aswang, nagdidirawang nasabi ng lalaki sa daan. Huwag tayo pakasiguro dahil may isa pa tayong dapat hanapin. Oo nga, patayin ang mga aswang sa baryo ng San Rafael. Mga usapan na narinig ni Mika nang dumaan siya sa terminal. Isang college student si Mika. Afternoon session siya, kaya naman gabi na talaga siya kung umuwi. Minsan nga ay kung kani-kaninong kaklase na lang siya, sumasabay para lang makaiwas sa panganib na dala ng aswang sa baryo nila. Mabuti na lang talaga at ang ilan sa mga kaklase niya ay may kotse at mapabait naman ang mga iyon para ihatid siya sa barangay nila. Pero ngayon, mag-isa siyang uuwi. Ganun pa man, maluwag ang dibdib niya dahil maaliwalas ang paligid ngayon. Ramdam niya ang kapayapaan dahil nga sa nagdiriwang nilang baryo sa pagkapuksa ng isa sa mga aswang na kinatatakutan ng iilan. Saan man mapadaan si Mika ay wala siyang ibang naririnig kundi ang tungkol lang sa aswang. Maging sa social media rin ay ito ang trending. Mika! Napalingon si Mika nang may tumawag sa pangalan niya. Mang Nandro? May ngiting tugon si Mika. Si Mang Nandro. Tatay ito ng kaklase niyang si Patricia na ngayon ay dropout na. Sabi sa usapan, tinamad na raw iyong pumasok. Mag-isa ka lang? Delikado ah. Kaya nga po eh. Wala po akong choice. Hindi naman ako masundo ni Papa kasi may trabaho siya. Pagdadahilan niya. Kung gusto mo, ihatid na kita sa inyo. Doon din naman ang daan ko. Ihatid? Pagtataka ni Mika. Meron na kasi akong tricycle. Nagpapasada na rin ako dito sa terminal. Dugtong pa ni Mang Nandro. Ah, ganun po ba? Tara, pasasalamat ko na rin ito sa iyo. Noong mga araw na hinihikayat mo pumasok pa rin si Patricia. Ah, sige po. Hindi naman kalayuan ang kinilalagyan ng tricycle ni Mang Nandro. Sumakay na si Mika sa loob at agad naman itong umandar. Sinubukan pa nga magbayad ni Mika. Pero hindi iyon tinatanggap ni Mang Nandro. Alam mo, iha, dapat hindi ka umuuwing mag-isa. Dahil may isa pa raw aswang na hindi pa napupuksa. Sabi ni Mang Nandro habang nagmamaneho. Samantalang tahimik lang si Mika habang pinapanood ang nadadaanan nila. Sa isip-isip niya, tama naman si Mang Nandro. Lalo pat alas 8 siya ng gabi nakakauwi mula sa eskwelahan nila na nasa syudad pa. Hindi siya dapat nagpapakampante dahil sa pagkawala ng isang aswang ay paniguradong magagalit ang kasama nun. Tumagal ang halos 20 minutos ang biyahe at bumaba na rin si Mika. Hindi na siya naihatid ni Mang Nandro sa mismong tapat ng bahay nila dahil naalala nitong may dadaanan pa pala ito sa palengke. Maraming salamat po, Mang Nandro. Walang anuman. Nakangiting umalis si Mang Nandro habang kumakaway pa sa kanya papalayo. Sinimula na ni Mika ang paglalakad papasok sa barangay nila. Nasa 5 minuto lang naman ang lalakarin at nang matanaw na nga niya ang kanilang bahay, nagtaka siya kung bakit may ilang tao sa labas ng bakuran nila. Nasa 10 siguro pababa ang bilang ng mga iyon at ang ilan sa kanila ay mga tanod, kaya dali-dali siyang lumapit
para alamin kung anong meron. Ano pong meron? Tanong ni Mika sa unang tanod. Pero hindi siya sinagot. Salip ay biglang lumayo ng bagya ang mga tao. Ang mga tingin nila kay Mika ay parang may nagawa itong kasalanan. Hindi na nahintay ni Mika na magsalita pa ang mga iyon. Pumasok na lang siya sa bahay nila para i-check ang kanyang ama. Natagpuan niya iyon sa kusina na tahimik na nagkakape. Kalmado ang muka nang tingnan siya nito. Papa, may alam ba kayo kung bakit maraming tao sa labas? Sa ganitong oras pa talaga ng gabi? Tanong agad ni Mika matapos ilapag ang bag sa upuan. Lumagok muna ng kape ang kanyang ama na si Edgar. Hindi ko rin alam. Basta tinatanong-tanong nila ako kanina kung nasaan daw ba ako. Noong may matagpo ang babaeng wakwakang dyan. Sinagot ko naman ang tanong. Pero ayaw pa rin nilang umalis. Palagay ko, iniisip nilang ako yung huling aswang na hinahanap nila. Kalmado at seryosong sabi ni Mang Edgar. Agad na nainis si Mika sa kanyang narinig. Ano? Mga balo ba sila? Paano magiging ikaw? Iritadong sabi ni Mika na tinatanong pa sa bintana ang mga tao sa labas. Nalaman kasi nila na allergic ako sa bawang. Kaya siguro akala nila ako ang natitirang aswang. Hay, bakit naman ganun sila? Bakit ang judgmental nila? Teka nga. Lalabas pa sana si Mika para harapin ang mga tao. Pero pinigilan siya ni Mang Edgar. Hayaan mo sila. Patutunayan nating mali sila at magbabayad silang lahat sa ginagawa nila. Tumayo si Mang Edgar at dinala si Mika sa silid nito para magbihis na at makapaghapunan. Magbihis ka na at kakain na tayo, sabi ni Mang Edgar. Sige po. Tugon niya. Matapos ang gabing yon, mas lalong umigting ang pagbabantay ng mga tao kay Mang Edgar. Bagay na naging dahilan para laging magmadaling umuwi si Mika. Hindi niya maaaring hayaan na mag-isa si Mang Edgar dahil baka bigla na lang itong dakpin. Hanggang sa pagpasok ni Mang Edgar ay palihim siyang sinusundan ng kung sino para imbestigahan. Habang patagal ng patagal ay nangangamba na si Mika. Pa, kung umalis lang tayo rito, baka asaktan ka nila eh. Hindi pwede. Mas lalo lang nilang iisipin na ako ang aswang kung bigla tayong mawawala sa baryo ng San Rafael. Hindi na malaman ni Mika ang kanyang gagawin. Pati ang pag-aaral niya ay naapektuhan na rin. Kung minsan nga ay hindi na rin siya pinapasakay sa terminal dahil sa chismis na kumakalat. Mabuti na lamang ay laging nag-aalok ng sakay si Mang Nandro. Iha! Hindi sa naniniwala ako sa mga usap-usapan ha. Pero ikaw, bilang anak, ano bang napapansin mong pagbabago sa tatay mo nitong mga nakaraang araw? Tanong ni Mang Nandro nitong nakaraang gabi. Tanong na nakapagpagulo ng kanyang isipan. Hindi niya kasi maikakaila na may mga pagbabago nga sa kanyang ama. Naging seryoso na ito. Laging tahimik at parang naging mailap sa mga tao. Paggaling nito ng trabaho ay hindi na ito lumalabas ng kanilang bahay. Palaging umiinom ng kape at pinipiling mag-isa. At higit sa lahat, lagi itong nawawala sa gabi at babalik kapag alas tres na ng madaling araw. Dahil sa tanong ni Mang Nandro, nakukonsensya tuloy siya kapag iniisip niya na papano kung totoo nga. Pero sa kabilang banda, naniniwala pa rin siya na hindi aswang ang kanyang ama. Bagay na pinaghuhugutan niya, kaya hanggang ngayon ay sinasamahan pa rin niya ang ama. Alas 10 na ng gabi, himalang walang mga nakabantay sa labas
na ang kanilang bakuran ngayon. Nakikiramdam lang si Mika kung aalis na naman ba ang kanyang ama. Masakit para sa kanya na maging siya ay maghinala na rin. Pero kailangan niyang malaman ang katotohanan. Tulad ng inaasahan, naramdaman niya, bumangon ang ama niya. Pagkatapos ay nagbihis ito at dali-daling lumabas ng kanilang bahay. Nang makalayo na, ay agad na bumangon din si Mika. Nagsuot siya ng jacket na may hood para hindi makita ni Mang Edgar ang mukha sakaling mapansin siya nitong sumusunod. Hindi alam ni Mika kung saan pupunta ang kanyang ama. Patago-tago siya sa mga puno na madadaanan. At nang lumiko na si Mang Edgar sa kanang-kali, bigla na lamang nawala sa paningin ni Mika iyon nang makaliko na rin siya. Dahil dito, mas lalong kinabahan si Mika. Biglang nadagdagan ang hinala niya. Sa parting ito kasi ay medyo madilim na at mapuno. Bibihira lang nga may dumara ang tao dito. Dahil nga nakakatakot rin dumaan dito. Ang tangi na lang niyang nagawa ay bumalik sa bahay nila. Hinilongkat niya ang mga gamit ng kanyang ama. Naghanap siya ng maaaring makapagpakumpirma sa hinala niya at ng mga tao. Pero wala siyang makita. Maiyak-iyak na lang siya habang hindi na malaman ang paniniwalaan. Mahal niya si Mang Edgar. Ito na lamang ang kasama niya sa buhay. Pero hindi niya rin maunawaan ang lahat. Bakit nagdududa siya? Bakit umaalis ang kanyang ama tuwing gabi? At bakit parang ang daming nagbago kay Mang Edgar? At sa paglipas pa nga ng ilang araw, naisipan na ni Mang Edgar na huwag nang papasukin pa si Mika sa eskwelahan. Dahil nga sobrang panlalait at panunukso na ang dinaranas ng anak sa eskwelahan. Samantala, madalas namang wala si Mika sa bahay nila dahil nga natatakot na siya. Lalo pa nang makita niya ang kanyang ama kung gaano ito kasama tumingin sa mga tao. Mang Nandro, natatakot na po ako sa tatay ko. Nagbago na siya. Sabi ni Mika, kasalukuyang naninirahan si Mika sa bahay nila Mang Nandro at Patricia. Dalawang araw na rin siyang nakikitulog dito. Nakumpirma mo na ba talaga na aswang ang papa mo? Tanong ni Patricia habang magkaharap sila sa lamesa. Hindi ko alam, pero natatakot na ako sa kanya. Maiyak-iyak na sabi ni Mika sa mag-ama. Hayaan mo, iha. Ligtas ka rito. Sabi naman ni Mang Nandro. Maraming salamat po. Dahil maluwag naman ang kwarto ni Patricia, ay dito siya natutulog. Panay lang ang kwento ni Patricia ng kung ano-ano. Pero hindi iyon pumapasok sa utak ni Mika. Masyadong okupado ang isip niya. Pagsapit ng gabi, nakatanggap siya ng maraming text message mula kay Mang Edgar. Hinaharap na siya nito, pero ni isa roon ay hindi niya nireplyan dahil sa takot. Maya-maya pa, biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Hindi si Mang Edgar ang tumatawag, kundi ang kumpare nitong si Mang Mando. Wala siyang ideya kung bakit ito tumatawag sa kanya at paanong nagkaroon siya ng numero doon. Dahil sa kuryosidad, ay sinagot niya ang tawag. Lumabas siya sandali ng kwarto at nagpaalam kay Patricia. Nakatayo lang siya sa gilid ng bakuran habang kinakausap si Mang Mando. Hello? Bungad ni Mika sa kabilang linya. Ito ba si Mika, anak ni Edgar? Tanong ni Mang Mando. Opo, bakit po? Gusto ko lang sanang itanong kung maglalako ba ngayong gabi ang tatay mo. Hindi niya kasi sinasagot ang mga tawag ko. Napasalubong ang kilay ni Mika. Ano pong maglalako? Nagtataka niyang tanong. Maglalako ng balut at penoy.
Nagtatrabaho siya sa akin. Tugon nito. Ano po? May trabaho pong iba ang tatay ko. Baka po nagkakamali kayo. Natawa sa kabilang linya si Mang Mando. Ay, hindi mo ba alam? Pasensya na. Kasi lumapit sa akin ang tatay mo. At nakiusap na maging isa sa mga tagalako ng mga balut at penoy ko. Natanggal raw kasi siya sa pinapasukan niya dati. Mag-iisang buwan na rin yata. Paliwanag ni Mang Mando. Nalabis na nakapagpanlumo kay Mika. Agad na pumatak ang luwa sa mga mata niya. Wala siyang alam. Wala pala siyang alam sa totoong pinagdadaanan ng kanyang ama. Halos patayin siya ng kanyang konsensya sa ginawa niyang pag-iwan sa ama. Kaya pala ganoon na lamang ang pagbabago ni Mang Edgar. Aalis na sana siya para balikan ng ama nang biglang may nakapagpahinto sa kanya. May narinig siyang pagaspas ng pakpak. At palagay niya ay malapit lang ito sa kinaroroonan niya. Natatakot man, hinanap niya pa rin kung saan at kung sino man iyon. Nang biglang lumapag sa mismong dadaanan sana ni Mika ang isang lalaking may malapad na pakpak. Ang hahaba ng pangil nito at nalilisik ang mga mata nitong namumula. Unurin ng balahibo ang braso at dibdib nito. Hindi mo na siya mababalikan dahil wala na siya. Sabi ng halimaw na nasa harapan niya. Kilala niya ang boses na iyon. Hindi siya maaaring magkamali. Unti-unti siyang napaatras. Hanggang sa maramdaman niyang nasa likuran na niya si Patricia. Pat! Kita niya sa mukha ni Patricia ang nakakalokong ngiti na parabang ikinasasaya pa nito ang takot na nararamdam niya. Napansin na lang niya na tinapunan ni Patricia ng ngiti ang aswang na nasa likuran. Anong ibig sabihin nito? Naiiyak na tanong ni Mika. Hindi pa ba halata? Sagot ni Patricia. Nang harapin ni Mika ang aswang, bigla siya nitong sinakal sa leeg at itinaas. Madaling mamamatay ang mga madaling nagtitiwala. Sabi ng aswang at nagpakawala ng nakakatakot na tawa. Namula ang kanyang muka. Nahihirapan na rin siyang huminga dahil sa higpit ng pagkakasakal sa kanya. Pinipilit niya kumbinsihin si Patricia na tulungan siya. Pero tumatawa lang din ito na parang nababaliw. Paalam, Mika. Mang Nandro. Huling sabi ni Mika bago niya ipinikit ang kanyang mga mata.